Good day mga brother, ako nga po pala si Happy, ang inyong siklist ang gala. And today, samahan nyo ako dito sa amin, sa bayan namin sa Kalamba para mag-ensayo. Ang mga pupuntahan pala natin ngayon mga brother ay puro ahon. So itutur ko kayo dito sa mga sikat na ahon dito sa bayan namin sa Kalamba. Ang unang ahon pala na pupuntahan natin ay yung Barangay Lamesa. Tapos ang tagus nun sa may bypass, ahon rin tayo ng bypass. Then after no, pupunta tayo sa may Carmel Drive. Tapos dun sa may Naruto. At yung huling-huli ay yung Lago Vista. Yung pinakamatinding ahon rin dito. O tara, pisa na natin. Ito pala yung unang ahon sa amin dito sa may Kalamba. Ito yung sa may parte ng Lecheria. Ang tawag pala namin dito ay Burol. And para pala makarating tayo sa bayan ng Lamesa mga brother, ay didiretso tayo dito. Ayan. Ang tagus natin nan ay sa The Plaza, tapos munisipyo ng Kalamba. At sobrang init. Dito tayo. Kaya mga brother, naandito na tayo sa The Plaza. So dito yan, ang plaza namin. And ito yung munisipyo natin sa Kalamba. Sa kaliwa. Tapos, ito yung munisipyo. Pero tayo, diretso tayo. Okay. So, pagdating nyo dito, mga brother, paglalabas nyo ng munisipyo, may makikita kayo dito ang gasolinahan. Ito yung Shell sa kanan. Tapos, yung papuntang Lamesa, ito sa kaliwa. Yan ang pasok natin. Masabi rin pala tayo mag-ensay. Ang medyo pangit lang dito sa lugar na to mga brother ay yung daan na medyo lubak-lubak. Eto sa kaabaan na to, ito ang pinakapaghahandaan nyo kasi yung nasa harapan namin, makikita nyo ayun, ay ahon. Dapat nyo talagang paghandaan yan dahil yan ang pinakamatarek na ahon dito sa may Barangay Lamesa. Grabe tong ahon na to. Pag kinulang ka sa giring dito, yari ka talaga. Tarik! Sarap ahon. Maikli lang yan, pero masakit. Then after nan, yung pangalawang ahon naman, papunta dun sa parang sentro ng kanilang barangay. So dito na tayo sa pangalawang ahon. Medyo tapos yung recovery. And medyo mahaba-haba ito ng bahagya. Kesa dun sa una. Grabing ahon. Dito sa pangalawang ahon ay hindi naman ganong kasakit. Medyo mahaba lang siya pero hindi naman ganong kataas ang gradient. Talagang tsatsagain mo lang. At pagdating mo dun sa taas ay makikita mo na ang magandang view ng Maria Makiling. Ganda rin ang view dito. Oh. Kitang-kita mo yung ade. Maria Makiling. Oh. Ay, traffic. Grabe ang traffic dito ah. Kaya mga brother, tayo ay palabas na ng Lamesa. Ayan, pag dinire-diretso natin itong daan na to, ang labasan natin na ay Bukal Bypass. Kaya mga brother, nandito na tayo sa may dulong. Kakanan na tayo. Kaya mga brother, nandito na tayo sa may bypass. Ayan, harapan namin. Ay, ahon na ahon. Matindi-tindi yan. Ito ang isa sa mga talagang pinag-iensayuhan ng mga siklista dito sa Kalamba. Ito pala yung statistics ng Bukal Bypass Road Climb. Yung haba niya mga brother ay 2.7 kilometers lang. Tapos yung elevation nyo mula dun sa baba hanggang dun sa pinakataas ay may 291 feet. Tapos yung max gradient niya ay 12%. Tapos yung average gradient niya naman ay 7%. So hindi naman siya ganun kahaba, medyo tsatsagain mo lang. At huwag kayong mag-alala mga brother, may mga part dyan na recovery. Kaso nga lang, dun sa bandang dulo wherein yung merong max gradient na 12%, talagang dire-diretsyong ahon na yan. Habang nire-review pala yung footage na to, ay may nakita akong umahabol sa atin na siklista.
At medyo nagulat ako dahil ang gamit niya palang bike ay BMX. Imagine ninyo, umaahon siya dito nang naka-fixed gear at napakaliit ng kanyang gulo. Shoutout pala sa iyo, tropa. Isa kang alamat at napakalakas mong siklista. Habang ako naman ay hirap na hirap pero wala akong magawa kasi kailangan ko tong ahunin, ay chinaga-tsaga ko na lang yan hanggang makarating ako doon sa may taas. At eto na yung pinaka-steep na climb or part dito sa may Bukal Bypass Road. Talaga namang tinayuan ko na kahit sobrang sakit na ng aking hita. Kakapidal. Saya mga brother, nandito na tayo sa may bypass road. Grabe. Todo lang ang tingal ko dun, ha. Abot langit na. Makikita nyo dito. Ako pala ang kauna-una na nagkabit ng sticker. Yung sunod natin sa may Carmel. So tara, baba na tayo. At mga brother, kung balak nyo po palang tirahin tong bypass road, ay tandaan nyo po na hanggang dun lang kayo sa marker kung saan ako nagtiket ng sticker. Kasi po, pag lumampas kayo dun, ay papagalitan kayo ng mga guard sa taas. Ito na yung isa pang lusong. Ganda ng view sa araw pa, no? Sulit na sulit. Solid! Ganda, oh. Ang ganda ng view. Sulit na sulit talaga ang pagod mo pag umahong ka dito sa bypass road dahil pag lusong mo, makikita mo ang napakagandang Laguna Lake at yung mga bahayan sa may baba. So yeah, mga brother, pababa na tayo ng bypass. Then ang sunod naman natin ay sa Carmel Drive. Dito lang yun sa ibandang baba ng bypass road. Meron tong likuan sa kanan na puro ahon din. Yun, ang sunod natin pupuntahan. So, ito pala yung sunod nating ahon, mga brother. Ang Carmel Drive. Kita nyo naman, buka na pa lang. Matindihan na agad. Sarap din mag-insahe dito. Maraming ahon dito sa Kalambay. Dito naman sa Carmel Drive, mga brother, ay dire-diretsyong ahon dito. Halos walang recovery, tapos yung mga ahon talagang matatarik. Ay, ang payapa dito sa lugar na to. Carmel Drive na tayo, mga brother. Isa rin to sa mga ahon dito. Madalang may nagpa-practice dito. Tama sabi. Sarap umahon. Ahon, sarap! Ano? Ahon! Grabe! Ahon malala! Ay, grabe! Grabe na! Nabudulas gulong ko dito, ah. Ayan, oh. Grabe din yung ahon, no? Diba? Ay, kapagod. Ay, grabe, pagod ko. So, nandito tayo sa may taas ng Carmel Drive. Pwede ka bang pumasok doon? Yan yung sa may gilid na yan. Para hindi na ako papasok. Tamad ako mag-buot ng bike. Tapos itatawid ka dito. Tapos sa dulo nan, dead end na. So, dito na tayo. Tapos, lusong na ulit. Hindi mga papunta dito. May mga ahon din dito. Tara, puntahan din natin. Paikot lang naman kasi ito, itong Carmel Drive. Pero puro ahon. Kaya masarap din mag-ensayo. Yan, katulad na, ahon. Tapos pag lumiko ka dito, ahon. Yan. Para ahon. Ahon! Uy! Ahon, sarap! Ito mo yan. Tarik, oh. Napaka-solid din talaga mag-ensayo dito sa may Carmel Drive, mga brother, dahil walang dumadaang sasakyan. Medyo ang problema mo lang dito ay yung ahon. Kasi yung ibang ahon talaga dito ay dire-diretso at nakakapa.
likod talaga. Kaya mga brother, tapos na tayong umahon dito sa Carmel Drive. Ang sunod naman natin ay yung Naruto, yung ahon sa Naruto. Ha, medyo pagod na ako ha. Well, let's go! Kaya mga brother, palampas na tayo ng bypass. Dito, paglabas natin ng bypass ay kakanan ulit tayo. Puro kanan lang. And makikita mo na agad dyan yung isa pang ahon na matindi-tindi. So pagdating nyo dito mga brother, ayan na, kitang-kita nyo. Ayan, nasa harapan natin. Yan ang aahonin natin. Woo! Let's go! Ay, grabe. Sana wala tayong kasabay na umahon. Mahirap-hirap umahon dyan pag may mga kasabay. Okay, mukha namang wala. Ayan, no? Nakatingala. Okay. Tara, tirahin na natin. Yung ahon na to mga brother ay maikli lang naman talaga. Medyo nakakatakot lang talaga siya tignan pag naandong ka sa main road. Pero pag once na inakyat mo siya ay hindi naman ganong katarek pero pahihirapan ka. Actually matagal ko na nga talaga tong iniiwasan kasi nga medyo natatakot ako pag nakikita ko siya. Pero nung inakyat ko naman ay tolerable yung gradient niya. Ang kailangan mo lang talaga dito ay tiyagain. Tapos pagliko dyan sa may siko na yan, dyan na yung pinakamasakit na parte. Talagang napakatarik. Ito yung pinakamasakit na parte. Talagang matarik. Tapos din. So dito pa rin yung dito rin pala yung ano mga brother natatagpuan yung Naruto. So pag nakita nyo ito magandang parang kastilyo na resort na yan, kakain lang kayo. Pagod ako ah. Para mapuntahan nyo pala yung Konoha Village ay didiretso lang kayo sa daan na to. Dun sa dulong dulo ay kakaliwa kayo. So dito yung sa Naruto. Dito sa dulong dulo. So dito pala yung sa Naruto mga brother. Daming mga kids ah. Para dito tayo mga brother sa may Naruto. Dito yung stick, no? After kumakita yung mga brother, ay lumusong na ulit tayo para itry kung kakayanin pa ba nating umahon doon sa may Lago Vista. So ayan, pababa na ulit tayo. Yun na naman talaga pinunta natin dito. Whew, grabe. Grabing pagod din ah. Ganda ng view oh. Napakasarap talagang titigan ng mga gantong view kapag umaahong ka or lumulusong. Alam mo yon, nakakawala ng pagod at nakakabusog sa iyong mga mata. Sulit na sulit ang hirap at pagod na ginawa mo habang umaahon. At bago ko pala makalimutan mga brother, kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel, ay sana po'y makonsider nyo mag-subscribe. I-hit ang notification bell at i-like ang ating video para updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga videos na kagaya nito. At nag-decide na rin pala akong umuwi dito mga brother dahil lobat na yung aking action cam. Mga brother, nag-decide na tayong umuwi dahil lobat na ang ating Insta360. Nakakalimutan ko palang magdala ng extrang battery. So ang gagawin natin ay re-rest baka na lang natin yung Lago Vista sa usunod. Siguro after na ng North Luzon Loop. At dito ko na rin po pala tatapusin ang ating ensayo para sa ating North Luzon Loop. Maraming maraming salamat mga brother sa panonood.
At muli, ako nga po pala ulit si Happy, ang inyong siklistang gala. Ride safe palagi mga brother. Ingat lagi sa daan.